Yun, nakabili ako ng 2.5 million na bahay. Alam niyo po, nung nakabili ako ng ganyan, ang sarap ng pakiramdam. Kung ikaw man ngayon ay nahihirapan sa buhay, nakatira ka man sa squatter, o ikaw man ngayon ay kinakapos lagi sa pinansyal, magdasal ka, baka bigyan ka na ng sign, ito na yung pinagdarasal mo. Baka dito ka talaga sa First Bite of Glass. Kasi kung hindi ka para sa First Bite of Glass, wala ka talaga dyan sa upuan na yan. Ang dami lang in-invite, tinagdahin nun eh. Pero bakit ka nandyan? Para ka talaga sa First Bite of Glass. Ikaw na lang yung ulang decision mo na maging katulad ko rin, maging asensato. Alam niyo po ba? Grabe. Yung misis ko, nag-request. Birthday niya. Alam mo kung ano re-request? Akala mo kung ano lang re-request? Ang re-request niya, bahay na naman. 6 million. Diba? Grabe. Maganda ba ako? Napakaganda. Napakaganda. Diba? Kasi grabe oh. May bahay na ako. Nagpagawa pa ako ng isang bahay. 6 million. Diba? Nakita niyo yung una kong bahay. O ngayon, nagpagawa uli ako ng isa pang bahay, 6 million. Grabe. Tapos, ang pinakamaganda nangyari sa buhay ko. Noong ako, bata. Sino dito yung nung bata ay nagtuturo, hindi binibigyan ng mga magulang? Dahil kapos. Sino? Ayun. Noong nagturo ka, hindi ka binibigyan, tama? Yes. Naniniwala ako sa pamilya, may favoritism sa mga anak. Totoo hindi? Tama. Totoo. Kasi nung ako bata, natuturo yung mga kapatid ko, binibilan ng laruan. Pag ako natuturo, hindi ako binibilhan. Sabi ko sa tatay ko, tay, bakit hindi mo naman ako bilhan? Eh yung mga kapatid ko, palibasa may favoritism kayo. Sabi ng tatay ko, kaya hindi kita bibilhan ng gusto mong laruan. Eh parbi yung tinuturo mo. Eh di, sabi ko, sige tayo, huwag na lang. Buti na nga ito. Kahit ano, ikaw ba, mama nun, tinuturo ba rin ba nila? Hindi ka talaga bibili ng tatay at nanay mo. Pero alam mo yung mga anak ko, bata pa lang sila, sinali ko na sila sa Baita Plus. Bata pa lang sila, sinali ko na sila sa Baita Plus. Kaya lang kung ako sa inyo, yung mga anak ko, i-dealer niyo sa Baita Plus. I-dealer niyo sila. Huwag niyong panginayangan yung i-dealer niyo yung account nila. Ako, baby pa lang yung mga anak ko, isang 7 years old tsaka isang 9 years old, dinealer ko na sila sa First Bite of Glass. Dahil kumikita yung account nila, binilihan ko sila ng tig-isang bahay, magkatabing bahay. Wow. Ang sarap. Diba? Kapit-bahay ko yung anak ko kasi isang bahay na malaki, nandito lang sa tabi. Kapit-bahay ko. Para pagdating ng panahon, hindi kami magkalayo. Diba po? Diba pag nag-asawa yung mga anak niya, nasasabihin ng mga anak niyo, pupunta na po ako sa Cebu, pupunta na ako sa Davao, sa Dumaguete, pupunta na ako sa Leyte. Ngayon, dahil gusto mo sila makita, ikaw yung mapipilitang pumunta. Ako po ha? Ngayon, dahil katabing bahay ko lang yung mga anak ko, anytime na gusto kong pumunta, lilipat lang ako, nandun agad ako. At ang maganda niyan, nagdibo yung anak ko. Sino nagdibo yung mga anak dito? Taas ang kamay. Nagdibo ang anak. Si Ma'am Joy, nagdibo ang anak niya. Big time, nagdibo niya. Kayo po, sino? Sino nakaranas? Ikaw, 18 years old ka na? 18 ka na? 20 na po. Wait, anong dibo mo? Anong dibo? Huwag ka maya. Kumakain lang po kami, simple lang po. Kumakain lang? Kami lang pamilya. Kumakain, gay-gay lang ng pamilya. Sino nakaranas? Ikaw, nai, nakapagdibo ka na? Hindi mo naranasan? Hindi. Gastos na. Tingnan niya, dahil nagbabaitaplas ako, yung anak kong panganay nagdibo. 21 years old siya. Alam mo kung ano rinigalo ko sa kanya? Simple lang yung rinigalo ko. Sports car. Diba? Kasi ako, nagturo yung anak ko, binibilhan mo kagad, bakit? May pera kami. Subukan mo huwag kang magbaitaplas. 5 years. Palipasin mo yung 5 years. Magturo anak mo, magagalit ka. Sasabi mo, anak, pinapakaan kita sa bahay, turo ka ng turo, baka maputol yung daliri mo. Wala ka lang pera. Ako ha,
Eh ako, ituro ng anak ko, pa, bilang mo ako iPhone, bilang mo ako ng laptop. Bigay agad. Bakit? Gusto kong iparana sila sa kanila yung magandang buhay. Kasi bakit pinaghihirapan ko mag-course by tablets? O yung anak kong bunso, di ba dalawa lang sila? Nagdiputin siya, 18 years old noong 2020. Ano rinigalo ko? Simple lang din. Toyota Wigo naman. Ang sarap. Ang sarap ng ganyan. Tama po? Grabe. Kung ako sa'yo, mag-vitaplus ka. Kung ako sa'yo, gisingin mo sarili mo, mag-vitaplus ka talaga. Kasi sayang eh. Huwag ka makikinig sa mga negative sa paligid. Dahil yung mga negative na yan, hindi makakatulong sa pagyaman mo. Saan ka makikinig kung sa tao na dala sa'yo dito, pasalamatan mo yan. Ganyang kanya kamahal. Dinala ka dito, ibig sandali niya, iba, pamilya niya, ikaw ang dinala. Para makita mo na maaga, pwede magpabago ng buhay. Ano namang binili ko sa sarili ko? Oh, bumili ako Toyota Fortuner. Pwede na? Pwede na. Bumili ako ng Toyota FJ. Pwede. Oh, bumili ako ng Super Grandia. Yes. Wow. Grabe. Ito yung magpapatali yung tatay, ha? Tanong ko lang, maganda ba yung Vita Plus o napakaganda? Kasi grabe, pag ikaw nakapag-ipon ng pera sa First Vita Plus, kahali mong bilhin ang gusto mo. Yes. Diba? Ano pa nabili ko? Nakabili ako ng property. Tatayuan ko ng building, gagawin kong apartment para may extra income na ulit. Bumili ako ng lote sa Tagaytay. Binayaran ko rin ng cash. Wow, Tagaytay. O, ano pang binili ko? Bumili po ako ng lote sa Puerto Galera. Palawan. Yung lote yung binili ko, katapat niya dagat. O, binayaran ko ng cash. Power. 3.5 million ang pagkakabili ko dun sa property kong yan. Diba? Alam niyo po, lahat ng property ko, tinotal ko yung amount. Tinotal ko. Lahat yan, meron ako yan. Umabot na magkano? 25 million lang naman. Hindi na yung first by first ako. Totoo, yung mga dealer, magtuloy-tuloy ka. Bakit? Sayang yung opportunity. Hindi mo kailangan yung upline mo sa Manila. Hindi mo kailangan yung upline mo. Dahil siya guide lang, hindi naman siya magpapayaman sa'yo. Ikaw ang magpapayaman sa sarili mo, yung mga dealer na. Yung mga hindi pa dealer, sumali ka. Bakit? Huwag kang mag-isip ng negative.